Malapit sa isang malaking talon, pinapanood ng isang alien na humanoid ang isang starship na umalis sa planeta bago kumuha ng isang palayok na may itim na likido na pinainom nito. Kaagad na nagsimulang kunin ng likido ang katawan nito, na ginagawang itim ang balat nito at natunaw ang diyan nito na nagiging sanhi ng pagkahulog ng alien sa tubig. Ang katawan nito ay nagsisimulang matunaw din na iniiwan ang diyan nito na maalis ng agos. Noong 2089, ang isang pangkat ng mga arkeologo na pinamumunuan ng mga doktor na sina Elizabeth at Charlie ay nakahanap ng ilang mga painting sa isang kuweba sa Scotland na hindi bababa sa 35,000 taong gulang. Tinutugma nila ang isang serye ng mga painting na natagpuan nila sa buong mundo mula sa mga kultura na hindi maaaring ibahagi ang parehong impormasyon. Pagkalipas ng 2 taon, ang starship na Prometheus ay umalis sa Earth. Ang buong crew ay nasa ilalim ng cryosleep, at ang namamahala sa pag-aalaga ng mga bagay ay si David, isang robot. Ginagamit niya ang kanyang libreng oras upang matuto ng higit pa tungkol sa pagiging tao, tulad ng paglalaro ng sports, panonood ng mga pelikula, pagpapaputol ng buhok, at pag-aaral ng mga sinaunang wika. Mahilig din siyang mag-espiya sa mga pangarap ng crew. Halimbawa, si Elizabeth ay nanaginip noong siya ay isang maliit na batang babae at pinapanood ang isang tribo ng Afrika na inilibing ang isa sa kanilang mga lalaki. Ang kanyang ama ay kailangang ipaliwanag sa kanya kung paano ang bawat kultura ay may iba't ibang paniniwala pagdating sa kamatayan. Matapos ang 2 taong paglalakbay, nakarating ang barko sa destinasyon nito at ginising ni David ang buong crew na binubuo ng mga mersenaryo at siyentipiko. Ang lahat ay nakakakuha ng oras upang makabawi mula sa mga side effect at upang makakuha ng ilang pagkain sa kanilang walang laman na tiyan, bagaman si Captain Janek ay naglalagay din ng Christmas tree dahil hindi nila nalampasan ang mga pista opisyal. Ito ay itinuturing na pipi ni Meredith, ang taong namamahala sa pangangasiwa sa lahat ng paggawa ng kanilang mga trabaho ng tama. Sa lalong madaling panahon ang mission brief ay nagsimula at si Meredith ay gumaganap ng holographic recording ni Peter, ang CEO ng Weyland Corporation, na siyang kumpanyang nagpopondo sa ekspedisyong ito. Ipinaliwanag niya na sa oras na mapanood nila ito ay patay na siya, at na si David ang pinakamalapit na bagay sa isang anak na hindi niya kailanman magkakaroon. Peter. Noon pa man ay gustong malaman kung saan tayo nanggaling at kung ano ang mangyayari kapag tayo ay namatay, kaya naman pinundohan niya ang ekspedisyong ito nang sumama sa kanya, sina Elizabeth at Charlie na may dalang teorya. Kinuha ng mga doktor ang sahig at ipinaliwanag ang mga painting na natagpuan nila sa buong mundo na naglalarawan ng isang mapanang bituin na maaaring maghatid sa kanila sa isang planeta na may sarili nitong araw na makakapagpapanatili ng buhay at kung nasaan sila ngayon. Sa palagay nila ang mapa na ito ay iniwan ng ilang dayuhan na tinawag ni Elizabeth na mga inhinyero dahil sinasabi ng kanyang teorya na sila ang lumikha ng sangkatauhan, bagaman ang iba sa mga tripulante ay may pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Meredith ang mga doktor na pumunta sa kanyang pribadong kwarto, kung saan mayroon siyang sariling medical pod at self-contained life support. Ipinaliwanag ni Meredith na hindi siya naniniwala na ang mga scribble ng kuweba ay may ibig sabihin at ginagawa niya ito para kay Peter, kaya responsibilidad niyang tiyaking hindi masasayang ang pera. Kung hahanapin ng mga doktor ang buhay, bawal silang makipag-ugnayan, kaya't nagtataka ang mga doktor kung bakit sila dumating noon. Ginugol ni David ang huling 2 taon sa pag-deconstruct ng dusidusen ng mga sinaunang wika at siguradong makakausap niya ang mga engineer, ngunit kapag nagpadala siya ng mensahe sa planeta, walang tumugon. Ang mga tripulante ay nagpasya na oras na upang lumapag at ang barko ay dumaan sa atmosfera na walang nakitang signal ng radyo o mga pinagmumulan ng init na nangangahulugan na walang sibilisasyon sa ibaba. Gayunpaman, napansin ni Charlie ang ilang mga tuwid na linya sa lupa na hindi maaaring mangyari ng natural at ang barko ay dumaong sa lugar na iyon. Naghahanda ang mga tripulante sa ekspedisyon at nagsusuot ng suit si David kahit na hindi niya ito kailangan dahil idinisenyo siya upang makihalubilo sa mga tao. Ang grupo ay kumukuha ng isang serye ng mga sasakyan upang bisitahin ang isang parang simboryo na istruktura na hindi matukoy ng geologist na si Fifield kung ito ay natural o hindi, ngunit sigurado siyang guwang ito. Sa sandaling makapasok sila sa loob, nagpapadala si Fifield ng 2 espesyal na probe na nagmamapa sa buong lugar na nagpapahintulot sa kanila na mahanap ang kanilang daan sa isang serye ng mga koridor. Kapag lumalim sila, nakahanap sila ng pinagmumulan ng tubig na pinainit ng sikat ng araw at ang mga antas ng CO2 ay katanggap-tanggap. Habang sa labas todo toxic, parang sa loob dito nakakahinga. Ipinapalagay ni Charlie na ang mga dayuhan na ito ay nag-terraform at nanganganib na tanggalin ang kanyang helmet na nagpapatunay na ito ay ganap na maayos. Pagkatapos ay tinanggal ng lahat ang kanilang mga helmet upang magpatuloy sa paggalugad at nakahanap si David ng pader na may kakaibang guo at iba't ibang mga simbolo dito na isinaaktibo niya salamat sa kanyang kaalaman sa wika. Nagiging sanhi ito nang bigla ang hologram ng mga tumatakbong figure na lumitaw sa mga koridos at sinundan sila ng mga tripulante hanggang sa matagpuan nila ang katawan ng isang dayuhan na nakahiga sa tabi ng pinto na pumatay dito. Masasabi ni Fifield na ang mga bagay ay nagiging mapanganib at hindi nakakailanganin ang isang geologist, kaya nagpasya sila ng biologist na si Melbourne na bumalik sa barko. Habang sinisiyasat ng mga doktor ang katawan, nagawa ni David na buksan ang pinto at nakita nila ang ulo ng dayuhan sa kabilang panig sa isang mahusay na estado ng konserbasyon.
Ang natitirang mga tripulante ay nakahanap ng higit pang mga katawan na nagpapahiwatig na ang mga species ay wala na. Ang silid na ito ay may mga uod sa loob nito na nagpapakitang posible ang buhay dito, ngunit isang monolitikong estatwa ng ulo ng humanoid, mga mural sa kisam, at isang grupo ng mga silindro ng bato. Napansin ni David na ang mga silindro ay nagpapawis at sa lalong madaling panahon ang isa sa mga ito ay nagsimulang maglabas ng isang itim na organikong sangkap. Hindi napapansin ni Elizabeth dahil nakatingin siya sa mga mural na nagsimula ng magbago. Sa palagay niya ay naapektuhan nila ang kapaligiran sa silid at kailangan na nilang umalis, kaya sinimulan nila ni Charlie na ibag ang ulo upang kunin habang ninakaw ni David ang isa sa mga silindro nang maisip niya na ang kuweba ay isang libingan. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Janek na may paparating na mapanganib na bagyo at tinawag niya ang mga doktor para balaan sila. Binigyan sila ni Meredith ng 15 minuto upang makabalik bago niya isara ang rampa. Ang mga tripulante ay tumakbo palabas ng kuweba at nagmamaneho ng mabilis hangga't maaari na nakabalik sa barko sa tamang oras. Gayunpaman ang alien na ulo ay nahulog mula sa sasakyan sa proseso at si Elizabeth ay bumalik upang kunin ito na naging sanhi ng bagyo na tumama sa kanya at pumasok sa barko. Sinubukan ni Charlie na iligtas siya sa pamamagitan ng pagmamaneho ng sasakyan sa hangin ngunit natigil din siya at sa huli ay dapat silang hilahin ni David gamit ang isang hanay ng mga wire. Pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho ang mga tripulante sa pagdecontaminate sa kanilang mga katawan at sa hangar ngunit natuklasan lamang na hindi pa bumabalik sina Milburn at Fifield. Naligaw pala ang dalawang scientist sa loob ng kuweba. Nagawa ni Janek na makipag-ugnayan sa kanila para ipaliwanag na hindi nila sila masundo dahil sa bagyo. Ibig sabihin ay kailangan nilang maghintay hanggang umaga. Samantala, inisterilize ng team ang ulo at ang isang mabilis na pag-scan ay nagpapakita na ito ay hindi isang ekoskeleton, ito ay isang helmet. Kapag binuksan nila ito, nakita nila ang isang humanoid alien na ulo sa loob na may mga bagong cell na nagbabago sa noo nito, kaya nagpasya silang magpatakbo ng isang stem line sa kanyang utak upang isipin na ito ay buhay. Ang lansihin ay gumagana at ang mukha. Tapos, sinamahan ni Charlie si Elizabeth sa kanyang silid at maibabahagi niya ang balita tungkol sa DNA, kaya nagdiwang sila sa pamamagitan ng pagiging makulit. Sa kuweba, tinitingnan ni na Milburn at Fifield ang isang katakot-takot na tumpok ng mga dayuhang katawan nang bigla silang tumawag mula kay Janek na nagbabala sa kanila na ang scanner ay nakakita ng mga palatandaan ng isang anyo ng buhay sa malapit. Nagsisimulang mag-alala ang mga siyentipiko, ngunit tulad na lamang na nawala ang ping sa scanner at sinisisi ito ni Janek sa isang glitch. Sa kalaunan ay dumating sina Milburn at Fifield sa silid na may monolith at nakita ang itim na likido na lumalabas mula sa mga silinder. Sa kanilang sorpresa, nakakita sila ng isang reptile type na dayuhan na lumalangoy sa likido at nang lumapit si Milburn, ang nilalang ay nakakabit sa kanyang braso upang subukang basagin ito. Pinutol ni Fifield ang nilalang upang tulungan siya para lang ma-spray ang nakakaagnas na likido ng alien sa kanyang helmet na kumakain sa plastic at umabot sa kanyang mukha. Habang naghihirap si Fifield sa sakit, nakapasok ang nilalang sa suite ni Milburn at pinatay siya. Kinaumagahan, nagising si Charlie na masama ang pakiramdam at napansin niyang may kakaiba sa kanyang mga mata. Tinawag ni Janek ang lahat upang ipaalam sa kanila na wala na ang bagyo, ngunit hindi niya magawang makipag-ugnayan sa mga siyentipiko, kaya hahanapin nila sila. Hindi rin mahanap ng kanyang mga tauhan ang glitch sa scan, kaya nangako si David na hahanapin niya ang probe at ayusin ito. Gayunpaman habang hinahanap ng grupo ang kuweba, sinadya ni David na nanatili at tinahak ang sarili niyang landas na nagpadala ng recording ng kanyang nakita kay Meredith. Nakahanap siya ng isa pang silid na puno ng libu-libong silinder at alien armor, pagkatapos ay dumaan sa isang koridor patungo sa isang silid na may isang grupo ng mga cryosleep capsule. Pinutol ni David si Meredith bago i-activate ang isang makina sa gitna ng silid na nagpapakita sa kanya ng mga hologram ng mga inhinyero na tumitingin sa isang mapa ng bituin na kinabibilangan ng Earth. Nang matapos ang palabas, napansin ni David na kumikinang ang isa sa mga cryosleep capsule dahil may live engineer pa ito sa loob. Samantala, si Charlie ay patuloy na nadadapa sa kanilang paghahanap at napansin ni Elizabeth na siya ay may sakit, ngunit patuloy pa rin siya. Nang sa wakas ay nahanap na nila ang katawan ni Milburn, lumapit sila para siya satin ito at naging dahilan upang tumalon ang maliit na reptile alien at dumulas. Ngunit si Fifield ay wala kahit saan. Sa sandaling yon, nagsimulang makaramdam ng matinding sakit si Charlie, kaya hiniling ni Elizabeth na bumalik ang lahat upang i-quarantine si Charlie. Sa oras na bumalik sila sa barko, ang balat ni Charlie ay nagsisimulang maging itim at sinalubong sila ni Meredith sa hangar na may hawak na flamethrower dahil ayaw niyang sumakay si Charlie. Nagsimulang makipagtalo sa kanya sina Janek at Elizabeth, ngunit naisip ni Charlie na wala siyang hinaharap at kusa siyang pumunta kay Meredith para ituost siya sa lupa habang nagmamasid si Elizabeth sa matinding paghihirap. Makalipas ang ilang sandali, na-quarantine ang crew at nagpasuri si David kay Elizabeth upang matiyak na hindi siya nahawaan ni Charlie. Sa kanilang sorpresa, ang pag-scan ay nagpapakita sa kanya na 3 buntis, na imposible dahil 3 na ang nakalipas ay nasa ilalim siya ng cryosleep. Ang fetus ay may katakot-takot na kakaibang hugis pati na rin at gusto ito ni Elizabeth, ngunit itinuro ni David na wala silang mga paraan o tauhan upang maisagawa ang naturang operasyon. Biglang sumakit ng husto ang tiyan ni Elizabeth, kaya pinainom siya ni David ng gamot. Para makatulog siya.
Makalipas ang ilang minuto, ginising ng ilang tripulante si Elizabeth upang dalhin siya sa isang cryosleep capsule hanggang sa makapagpa siya sila kung ano ang gagawin sa kanyang fetus. Tumanggi si Elizabeth na itago ang bagay na ito at ipinaglaban ang lahat bago tumakbo palayo hanggang sa matagpuan niya ang medical pod ni Meredith. Humingi siya ng kaisarian, ngunit sa ilang kadahilanan ang pod ay nakakalibrate lamang para sa mga lalaki at hindi ito magagawa, kaya sa halip ay humingi si Elizabeth ng pagkuha ng isang banyagang katawan. Tinanggap ito ng makina at binigyan siya ng ilang anesthetics, ngunit hindi sapat ang lakas ng mga ito at nakakaramdam pa rin siya ng hindi matiis na sakit habang inaalis ng kuko ang kakaibang fetus sa kanyang katawan. Agad na lumabas ang fetus at lumabas dito ang isang katakot-takot na alien na nagsimulang nanginginig ang mga galamay nito upang subukang palayain ang sarili. Kailangang panindigan ni Elizabeth ang pag-atake habang isinasara ng makina ang kanyang sugat, ngunit sa sandaling matapos ang mga tahi, iniwan niya ang pod. At ikinakandado ang dayuhan sa loob nito na iniiwan itong patulugin ng anesthetics. Samantala, may napansin si Janek na kakaiba na nakatayo sa harap ng barko at pumunta ang isa sa mga tripulante para tingnan. Ito ay lumabas na isang mutated Fifield na nagsimulang umatake sa lahat ng tao sa hangar. Nagsimula ang matinding labanan sa lahat ng lalaki, at dahil walang nagagawa ang mga bala kay Fifield, ginamit nila ang flamethrower para patayin siya. Naglibot-libot si Elizabeth sa barko hanggang sa makarating siya sa infirmary para humingi ng gamot at doon ay nagulat siya nang matuklasan niyang buhay pa si Peter. Siya ang lalaking nasa extra cryosleep na kausap ni David at para sa kanya ang medical pod. Gusto ni Peter na direktang makipagkita sa kanyang gumawa at humingi ng mga sagot, kaya dadalhin siya ni David sa engineer na natagpuan niya sa yungib. Sinubukan ni Elizabeth na ipaliwanag na ang planetang ito ay mapanganib at hindi kung ano ang iniisip nila, ngunit ang kanyang mga babala ay hindi pinansin. Dahil ayaw sumuko, itinulak ni Elizabeth ang kanyang sakit at umayos upang bumalik sa kuweba. Natagpuan siya ni Janek at itinuro na hindi ito maaaring maging planeta ng tahanan ng engineer. Ang kuweba ay malamang na ilang installation ng militar kung saan ginagawa nila ang itim na likidong iyon bilang sandata ng malawakang pagkawasak na tumagas at pumatay sa kanila. Gustong bumalik ni Janek sa Earth, ngunit kinumbinsi siya ni Elizabeth na maghintay hanggang sa makipag-ugnayan siya sa natitirang nabubuhay na engineer. Naghahanda na rin si Peter na umalis at dumating si Meredith upang subukang pigilan siyang mamatay sa ilang butas habang tinatawag siyang ama, ngunit hindi rin pinapansin ni Peter ang kanyang mga babala. Nang makarating ang crew sa kuweba, sinabihan ni David ang lahat na tanggalin ang kanilang helmet dahil alam niyang wala sa hangin ang sakit na nagpapahiwatig na siya ang naglagay ng itim na likido sa inumin ni Charlie. Narating ng crew ang bagong silid na may libu-libong cylinders at tinawag itong cargo hold ni David. Ang bagong anggulo ng pag-scan na ito ay nagpapaunawa kina Janek at Meredith na hindi ito isang kuweba, ito ay isang starship. Inactivate ni David ang makina habang ipinapaliwanag niya na nasa proseso ng pag-alis ang mga engineer patungong Earth nang mawalan sila ng kontrol sa itim na likidong pumatay sa kanila. Ang huling engineer ay nagising at sinubukan ni Elizabeth na magtanong ng ilang mga katanungan, ngunit pinatahan siya ni Peter ng isa sa kanyang mga mercenaryo bago siya nagsimulang magtanong ng mga philosophical na tanong sa kanyang sarili. Nagsalin si David sa Proto-Indo-European, ngunit ang inhinyero ay tumugon sa pamamagitan ng pagkuha sa ulo ni David at ginamit ito upang patayin si Peter. Pagkatapos ay itinulak niya si Elizabeth upang patayin ang mga mercenaryo na nag-aaksaya ng mga bala sa kanya. Bumalik sa barko, nakita ni Meredith ang pagkamatay ni Peter sa pamamagitan ng mga mata ni David at inutusan si Janek na ihanda ang mga bagay para umalis sa planeta. Tumakas si Elizabeth habang ina-activate ng engineer ang sarili nitong barko para lumipad din sa Earth. Nagbubukas ito ng maraming lugar sa lupa at tumalon si Elizabeth sa mga ito habang tinatawagan niya si Janek para sabihin sa kanya na pigilan ang engineer o ang itim na likido ay pupunta sa Earth at sirain ang sangkatauhan. Ang Prometheus ay hindi isang battleship at iniisip ni Meredith na dapat silang umalis ng walang ginagawa, ngunit hindi siya pinansin ni Janek at inutusan ang kanyang mga piloto na painitin ang ion propulsion na magpapabago sa barko sa isang bala. Si Meredith ay tumakbo palabas ng barko at binigyan ni Janek ng pahintulot ang kanyang mga piloto na gawin din yon, ngunit iginagalang ng mga piloto ang kanilang kapitan at mas gugustuhing bumaba kasama niya. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dalawang barko ay bumagsak sa himpapawid, matagumpay na napahinto ang engineer mula sa pag-alis. Gayunpaman, ang mga barko ay nahulog na ngayon sa lupa at sina Elizabeth at Meredith ay kailangang tumakas bago sila madurog. Si Meredith ay hindi sapat na mabilis at namatay, ngunit si Elizabeth ay namamahala upang mabuhay sa pamamagitan ng paghahanap ng takip sa tabi ng isang bato. Pagkatapos ay pumunta si Elizabeth sa Prometheus upang kumuha ng mga supply at marinig ang ilang ingay sa loob. Matapos humawak ng palakol para ipagtanggol ang sarili, pumunta siya para mag-imbestiga at natuklasan niyang nakatakas sa medical pod ang kanyang alien na supling at naging malaking sukat. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan si David kay Elizabeth at sinabihan siyang tumakbo, ngunit huli na, nagpakita ang engineer at itinulak si Elizabeth sa pader para patayin siya. Mabilis na nag-isip si Elizabeth at binuksan ang pinto sa likod niya na nagpakawala sa alien na supling na agad na tumalon sa engineer. Habang tumatakbo si Elizabeth, itinulak ng kanyang mga supling ang isang ovipositor sa lalamunan ng engineer at pinasuko siya. Sa labas ng barko, nasira si Elizabeth nang bigla siyang makontak ni David,
na nagpapaliwanag na ang mga engineer ay may mas maraming barko sa ilalim ng lupa at maaari niyang piloto ang mga ito. Pumunta si Elizabeth upang iligtas ang ulo at katawan ni David, ngunit mayroon siyang kahilingan. Sa halip na bumalik sa Earth, gusto niyang pumunta sa planetang tahanan ng mga inhinyero at tinanggap ni David kahit na hindi niya naiintindihan kung bakit siya desperado para sa mga sagot. Bago umalis sina David at Elizabeth sa planeta sakay ng alien ship, bumalik si Elizabeth sa Prometheus sa huling pagkakataon upang magpadala ng mensahe sa Earth na nagpapaliwanag kung ano ang nangyari. Ilang sandali pa, mula sa loob ng patay na engineer, isang itim na dayuhan ang lumitaw na nagpapatunay na ang kwentong ito ay ang hinalinhan sa kwento ni Ripley.